Inaas kahapon ng PHIVOLCS ang Alert Level 3 sa paligid ng Taal Volcano matapos itong magtala ng Priato magmatic eruption sa main crater nito. Tinatayang aabot sa 1 kilometro ang taas ng ibinugang abo ng vulkan. Agad namang ikinasa sa mga bayan ng Agoncillo at Laurel ang evacuation sa ilang barangay doon. At sa punto ito, mga kaibigan, makakausap na kagad natin si Undersecretary at PHIVOLCS Director Renato Solidum. Good morning po, USec. Gani Orot, Dayan Kerer po. Magandang umaga. Magandang umaga. USec, kumusta na po ang Bulkang Taal ngayon? Ano po ang huli nating maibibigay na update? May panibago ho bang pagbubuga ulit kagabi, Director? Nagkaroon ng 4 na maliliit na pagsabog pagkatapos po ng 316 na initial explosion na umabot ng 1 kilometro. At ito naman pong mga 4 na pagsabog ay maliliit at umabot lang sa 200 meters at around 2 minutes lang ang duration ng kanyang explosion. Kaya hindi masyadong mapapansin ito ng ating mga kababayan. At pagkatapos po noon, batang alas 8, patuloy po ang paglabas ng gas at usok na umabot na hanggang mga 3 kilometers. At ito po ay mapapansin ngayong umaga na papunta sa southwest ang direksyon. Iyan hong camera na yan o video na piniplay natin ngayon, ito ko po ay kuha ng camera ng PHIVOLCS mismo, ng inyong gadget dyan. Gaano ho ba kalapit yan? At yan po ba yung mamomonitor from time to time? Maglalabas po kayo ng videos o photo tungkol po dyan galing po sa camera na yan, Director? Ito po yung nasa crater ridge, no? Nandun lang yan sa ridge pero sa taas, hindi sa loob. Kaya ang tutok niya ay papunta sa crater. At kung talagang magkakaroon ng mga pagbabago sa kondisyon o kung anong nangyayari sa crater, ay nagpapalabas po tayo sa social media ng mga larawan dyan sa crater. Meron din po kaming mga kamera sa paligid ng Taal, sa Tagaytay, sa aming stasyon at sa bandang Agoncillo. Okay. Kung sakali mang magkaroon ng mas malakas na pagsabog, ay masisira po yung camera dyan. Magaling po. Kung ikukumpara natin, Director, sa explosion o pagsabog ng Taal nung nakalipas na taon, sapagkat nag-cover din po ako dyan, ano ang kaibahan nito ngayong pinapakitang pagsabog ngayon ng Taal? At ano nga ba itong tinatawag na Priato magmatic eruption? Paki-explain nga po ninyo, Director. Kung ikukumpara natin sa January 12, 2020 na eruption, tuloy-tuloy po ito. Sa initial na maliit lamang na nagsimula ng phreatic eruption na tinatawag, na kung saan ang pagsabog ay dahil lamang sa mainit na tubig at usok. Pero dahil po sa initial na phreatic eruption noong January 2020, umakyat ang magma ng mabilisan at nagkaroon nga ng paghalo ng magma at tubig. At iyon ay inilabas. So pagbago po ang inilabas na may magma na kasamang tubig, ay phreatic yung magmatic eruption po ito. Kung magma lang, ang bagong material lang ang nilalabas, ay magmatic eruption ang tawag. Mas delikado po ito sa Taal Volcano kasi may tubig at mas nagiging eksplosibo ang kanyang pagsabog. Sa kasalukuyan, itong eruption naman ngayong taon, dahil marami ng gas ang inilabas, ay hindi masyadong pressurized ang ilalim ng Taal, kaya maliit lamang po ang pagsabog na pinakita kahapon. USec Solidum, magandang umaga po. Si Dayan Kerer po ito. USec, nagbuga po ng maitim na usok yung Bulkang Taal kahapon. Gaano po kadelikado sa mga residente ang ganito pong insidente, sir? Yung pagbuga po kahapon ay mainly sa crater lang ang pagbagsak ng abo. Ang kasalukuyang nagpapasama sa kalusugan ng mga tao ay yung sulfur dioxide gas kasama ang steam, no, o moist, na minsan ay umabot sa ibang lugar dyan sa paligid ng Taal Volcano. At ito po'y dapat maiwasang malanghap, pumasok sa loob ng tahanan o gusali sa ruduhan ng mga bintana at pintuan. At kung sakaling kailangan lumabas, ay maayos na mask ang kailangan gawin. Uminom kaagad ng tubig kung talagang nalanghap ang sulfur dioxide upang mabawasan ang pagkairita sa loob ng katawan. USec, nagkaroon po ba ng mga lindol sa mga kalapit na bayan ng Taal Volcano? May mga lindol sa Volcano Island sa paligid nito, pero hindi po ito nararamdaman. Mahina lang po ito. Okay. USec, ano po ang mga
pag-iingat na dapat pong gawin ng ating pong mga kababayan at rekomendasyon nyo na rin po sa mga local government units sa ganito pong sitwasyon ngayon sa Taal Volcano? Opo, matagal na rin po tayong nagpapaalala at nagkikipagpulong sa mga lokal na opisyal at mga disaster managers sa paligid ng bulkan upang mag-ready na kung sakaling magkaroon naman ng pagtaas ng alerto upang sa evacuation ay maayos. Kailangan po na huwag magpanik, kalmado lang. Importante na magkaroon ng pagsubaybay sa ating mga anunsyo at yung mga kailangang mag-evacuate na lugar ay sumunod po sa mga nasa paligid at minsan ay kung saan pumupunta ang usok at abo, kailangan po talaga natin na magsuot ng mask na N95 upang hindi malanghap ang abo. Eh, mabuti naman at itong nangyari ay hindi pa kasing laki kasi ang mga abo naman ay mainly confined lang dyan sa crater o sa island. With this situation, pahabol na lamang po, USec Solidum. With this situation na inyo pong namomonitor sa Taal Volcano, masasabi po ba natin na malapit-lapit na magkakaroon po ng isang malaking pagsabog po, mas malakas na pagsabog dyan po sa Taal Volcano? Dahil po maraming gas na ang inilabas ng vulkan, ang ating talagang expectation sa mga initial explosions sa Taal Volcano ay hindi malakas. Ayan po ang pinakita kahapon. Pero babantayan natin kung may panibagong magma na manggagaling pa sa mas malalim na parte na baka ito ang may dala ng mas maraming gas. Sa kasalukuyan, walang pagbabago sa pamamaga ng vulkan. So hindi natin nakikita na pressurize talaga ang vulkan. So hindi pa natin masasabi kung magkakaroon talaga ng mas malakas pa na pagsabog kaysa kahapon o di kaya ay pwede namang mangyari na ang lalabas lang dyan ay lava at maliliit na explosion. So, hindi po ganun kadelikado kung ganun ang senaryo. Okay. We'll continue to do update po, of follow-up rather po, USec Solidum. Keep your lines open po para po sa PTV. Maraming salamat po, Undersecretary at PHIVOLCS Director Renato Solidum. Thank you, sir.